What's up guys? Ron Sas TV here. At welcome back to my channel. Eto, mainit-init pa. Grabe talaga itong mga nangyayari ngayon sa social media. At nandiyan na rin sa YouTube. Eto, sikat na si Christian Merck Gray at ang issue nila ng kanyang dating girlfriend si Kay Pinamindang. Talaga namang umuusok talaga dito sa social media. Pero bago tayo dyan guys, kung bago ka lang dito sa channel ko, alam mo naman paiba-iba itong mga content ko, mag-subscribe ka na at hit mo na yung bell notification para updated ka sa aking mga upcoming videos, right? So tara! So ito na nga guys, no? At umuusok tong Facebook post ni Mark Christian Gray. Ngayong gabing to, meron ng napakalupit na nalaman. Yung pinasabog ni Head Turners TV, no? Shout out to Head Turners TV. Nakita ko yung video niya, pinanood ko. Talaga naman nagulat ako sa kanyang binalita. Dahil ito guys, si Head Turners TV. Sila dapat yung susundo kay KV. Naawa nga daw kay KV dahil mag-isa nga lang, tapos iyak na iyak. So pinuntahan niya ngayon doon sa bahay ng Centeno Twins. Itong Centeno Twins na to guys, ito yung tropa ni Merck Gray. So usually daw lumalabas to si KP pagka pinupuntahan. Pero this time hindi daw siya lumabas. So makikita mo doon, nandoon yung kotse ni Merck sa bahay ng Centeno Twins. So ayun nga, at hindi niya sinipot yung mag-asawa si Head Turner sa kasi mommy doon. And eto na nga nalaman na nga nila, no? Kaya pala hindi lumabas, may ginagawang kababalaghan ito si KP at yung Centeno Twins, no? Yung tropa ni Merck. Ang nangyari is guys, talaga magugulat kayo sa nangyari. Sabi ko na nga dun sa sa video ko nang ginawa nung umiiyak-iyak pa si KP, hindi ako naniniwala dun sa mga iyak-iyak niya na yun. Dahil ginawa niya yun, gusto niya yung mga ginagawa nila dun sa vlog nila dahil nagiging parte siya doon, kumikita siya doon. So gusto niya yun. Now, to think na lumabas siya dyan sa social media at umiiyak siya dahil nga dun sa mga ginawang pambababoy sa kanya ni Merck. Hindi talaga ako naniwala doon. Sorry to the extent na talagang sabi ko, scripted. Now, talagang lumabas na yung baho ngayon. Mayroon pala siyang ginagawang kababalagan at nakipag-threesome siya dun sa Centeno Twins. Threesome is real, cuz? Nakaibigan pa at tropa pa ni Merck. Diba? Grabe. Threesome is real, cuz? Sabi nga ni Head Turners. Threesome is real, cuz? My goodness. And taka yung nanay pa ni KP naman ay, kinonsinti mo pa yung ginagawa ng anak mo. Sana naman, pinayuhan mo ng magandang payo, hindi yung ganyan. Oo, nagkamali din dyan. May mali din dyan si Merck. Hindi ko yan, sinasabi na tama si Merck. May mali rin siya dyan in per se. No? Pero, ang lumalabas ngayon na biktima, itong si Merck dahil pinagkaisahan siya ng mga tropa niya. Pati na rin yung girlfriend niya. 7 months na nilang niloloko si Merck. Dahil since April na sila nagtitirahan nung mga kambal ba yan sa kanya KP. So, behind Merck's back. Kaya, diba, sama-sama sila kumakain, tropa-tropa, sama sila dun sa, grabe itong issue na to. Kaya, advice ko guys, no, sa mga lalo na yung mga sumisikat na mga YouTuber, no? Lalo na rin sa mga small YouTubers, kung sakali man na sumikat kayo or kung meron kayong mga ganitong klase ng problema, huwag nyo na ilabas sa social media. Ayusin nyo to guys ng sa inyo na lang dahil lalabas at lalabas yung kung anong meron kayong tinatago dahil kakalkalin nyo ng social media. Pero kung malinis naman talaga kayo, siguraduhin nyo na malinis kayo. Diba? Saka pwede yan, lumabas kayo. Kung talaga wala kayong tinatago, ilabas nyo. Pero kung meron naman kayong mga multo dyan sa inyong closet, mag-isip-isip na kayo dahil talaga sa panahon ngayon, ilalabas at lalabas yung mga ganyang klase ng issue. Alright? So, nakakagulat tong issue na to. Talaga namang sa panahon ngayon, mga kabataan talaga, no? Grabe. Anyway,
continue to subscribe and support my channel, guys. Maraming maraming sa inyong salamat at abangan pa natin mga susunod na kubra. Tayak na wiwindang na ito si Tulpo na ano naman na ito si Tulpo na tawag dito. Nabudol na naman to si Sir Rapi Tulpo. Kasi naman to si Sir Rapi, pag may umiyak na ng mga babae, naniniwala na siya kagad eh. Dapat nagiging neutral muna siya. No, nagiging neutral siya. Titingnan niya muna yung both side. Huwag siya kagad na maniniwala agad doon sa ano, sa claim. No, dapat kasi yun ang dapat eh. Hindi yung dapat na pag may umiyak na kagad sa kanya, tawagan natin yan at hindi dapat ganun. Dapat marinig niya muna yung both sides bago siya mag-react or bago siya mag-turn kung kanino siya kakampi. Diba? Kasi ganun ang dapat na gagawa niya ng problema. Hindi yung dapat na ano, na pagka may ano na kagad umiyak, agrabyado na. Diba? Kasi, mabait ka sa therapy, pero dapat niyang ganun. Limitahan niya ngayon yung ganun klase ng action niya. Alright? So, see you all, guys. Thank you.